Lola, anong nangyari po? Nagkaroon po kami ng kaunting alito ng anak ko hanggang sa tumungal na dalawang taon na po. Nagsimula lang po yun sa pagkain. Para pong proud ako sa anak ko dahil marunong po siya magluto. Tinawagan ko po siya. Sabi ko, pupunta dyan ang tito macho mo, pagluluto mo ng sushi. Nagalit po siya sa akin. Siguro daw po ako presenta ng presenta. Pagdating po ng bahay namin, hindi na po sila umimik para ako nasaktan po. Pati po internet, inalisan po ako. Nagtanong po ako, sabi ko, Kren, bakit ako iwalang internet? Di siya po nasagot. Nang sumagot po siya, medyo masama nang dating. Ako po bilang magulang, nasampal ko po. Masakit po sinampal din po niya kung chinelas pang ginamit. Sabi ko lang naman sa'yo, nag-iipon ako noon. Tinitipid ko kasi mangananak ako. Magkakaroon ka ng masita, magpapasikat ka, gusto mo sushi agad. Kausapin ko si Kren, itong nanampal. Willing ka ba makipag-ayos sa nanay mo, Kren? Basta tigilin niya yung paninira sa amin. Who are you to set a condition? Si nanay dapat ang mag-set ng condition because siya may-ari ng bahay. Kundi dahil sa nanay mo, hindi ka maging ganito ngayon. Ang yabang-yabang mo, palibasa ikaw ay malaki na at meron ka ng trabaho. Chairman, pag-ayosin namin itong mag-iina. Kapag hindi po silang kaayos, i-implement po natin itong kagustuhan ni nanay. Palalayasin po natin itong dalawang bata. Okay, sir? Thank you, po. Very good. Kung talagang ayaw nila, magka-isa kami, umalis na lang sa loob ng pamamahay na po. Yung sinasabi nyo, gusto nyo kami palayasin. Kami naman, gusto rin namin lumipat. Yung sinasabi niya na sinaktan siya, hindi ako nanakit. Inaamin ko, sinabi ko sa lahat ng tao, sinampal kita. Ako'y sinampal mo rin ng tsinelas mo. So bakit ko nagawa yon? Ikaw bilang anak, kaya mong gantihan ang iyong magulang na sa ginawa niya. Yung nanay hubungan ninyo, eh, mahal po ninyo. Ano po? Ayan, ako na sasagot. Sa mahirap na pagsagot, ibig sabihin wala na silang respeto sa akin. Nire-respeto ko pa siya, mahal ko siya bilang ina. Mahal nyo nga po ba yung nanay ho ninyo bilang siya ho ang nagpalaki ho sa inyo? Siya ho, basta makita ko insensibilidad. Hindi, yun na nga yun. Hindi ho, kumbaga ma'am, sinagot siya na, sabi ko, Kung masaktan, di papatawad. Ang ano ko lang yung mga bata, yung mga anak niya ayaw, di nila. Pangita na. Nikren, oh. Pumasok na si nanay. Parang galing pa ata sa parlor si nanay. Ah. Gumanda si nanay. Ah. Nay, upo pa kayo. Ayan. The face of a loving mother. Na balik po ulit kayo. Para po magpasalamat sa inyo. Marami pong ninenervyos. Ba't kaya bumalik? Baka inaway na naman siya ng kanyang mga anak. Po. Okay na po kami. Pati yung bunso, okay na? Opo. Siya po yung umalis. Ngayon po napakasundaan po namin. Magkaroon kami ng espasyo sa isa't isa. Anong ibig sabihin po? Yung po parang yung para maglalayo muna po kami para po magkaroon ng thrill pag nakita uli. So in short, umalis na rin si panganay? Oo, pareho. Umalis na po sila. So ngayon, Nay, mag-isa ka na sa bahay? Kasama ko po yung asawa ko. Nay, ano pong may paglilingkod namin sa inyo ngayon? Ako po, ay dati po ako may kaunti pong tinda-tinda. At saka po ako nagagawa ng mga embutido at saka lumpia. Mm-hmm. E ngayon po, siyempre umalis po yung mga anak ko. Kanila namang gamit yung dinala. Kanila po yung dinala. Ah, so tangay nila lahat ng gamit nila? Hindi, yung pong kailangan lang na nila. Ano po yung mga gamit na natangay? Yung pong rep, yung pong washing machine. Yung rep po, kaya ko kailangan dahil po ako yung naglulumpia, ay wala po nga ang pagpapaglagyan. Si tatay, ano pong trabaho? Nagugwardya po sa aming village. Ah. Para pong voluntary lang sa isang subdivision. Parang tanod to. Opo, opo. E si tatay, ilang taon na po? 64 na po. Magkano pong sweldo sa isang buwan? 6 lang po. 6,000. So yung 6,000, kung tutuusin, hindi siguro sa sapat yun. At gusto mo po magkaroon ng sideline para additional income. Masakit lang ito yung mga anak na dapat sila ang gumawa ng paraan na bigyan ng magandang buhay si nanay. Tulad namin, magkakapatid, lahat kami nagtutulungan. Yung mother namin, hindi namin pinagtatrabaho. Lahat ng pangangailangan ng mother namin, binibigay namin para naman maging matiwasay yung kanyang pamumuhay. Malas ni nanay dahil yung kanyang dalawang anak, sa halip na pagandahin yung buhay niya, ginawa miserable. Nabanggit niyo po sa research kanina, gusto niyo po sanang magtrabaho at yun sa sideline ninyo na magmama, ayun, Ayun, butido po. Butido. At saka
lumpia po yun po. Nagpapa-order po ako sa mga kapitbahay. Sige, ano po maitutulong namin para doon sa yung embutido business? Nakakaya po magsabi. Sige na. Remember, ako po ang nagsabi sa inyo na bumalik kay Rito kung anong pwede maitulong namin kapag naayos nitong problema. Ngayon po, naayos niya yung problema ninyo sa pagitan yung dalawang anak. At bumalik kay Rito dahil ako na po mismo may sabi noon. Remember? Opo. So sige na, huwag kang kayo maiha. Yun po, yung magkaroon po ako ng paglalagyan ng yung rep po, rep. No problem, Nay. Bibilang kita ng rep. Anong gusto mo? Single door, double door? Tao po sa kuryente, double. Sasamahan na lang kayo ng aming reporter sa isang appliance center. Kayo na lang po magturo kung sa tingin ninyo ano po yung nababagay doon sa inyong maliit na negosyo. Lalagyan ko rin po ng mga soft drinks para po yung ano, pantinda po, yung ganun. Approved na, Nay. Salamat po. At alam mo ba, Nay, ang dami mga netizen sabi, Nay, ikaw na lang ang nanay namin. Maraming gusto mag-ampun sa inyo, Nay. Nabasa niyo yung mga comments? Opo. Lahat sila, Nay, mahal na mahal kayo. Kasi yung iba dun sa kanila, wala na akong nanay, namimiss ko na nanay ko, namimiss ko na magkakaroon ng nanay. Sana dito ka na lang sa amin. Ang dami mga reaction ng mga ganun, Nay. Meron nga pong isang pumunta na sa akin. Ano sabi po? Itrinit po ako nung Mother's Day. Wow. Taga Malacanang po. Pumunta siya doon, nagpakilala. Tapos, dinate niya kayo. Ang galing. Saan kayo dinala? Sa Batangas po. Pumunta po sila. Tapos, pinag-shopping po ako. Anong pangalan? Gusto mo sabihin ang pangalan? Huwag na po, baka po. O, sige. Kung sinong ka man na nag-treat kay nanay nung Mother's Day, taga Malacanang, eh sana dumami pang katulad mo, napakabuti mo. Ano yung buong family sila? Pinuntahan ka? Hindi po, sila pong mag-best friend, parin po silang babae. Isa pong piloto at isang kapitan sa military po. Yan ang tinatawag na woman power. Gusto mo, pasalamatan mo siya, Nay? Ma'am, thank you po sa pagdalaw niyo sa akin nung Mother's Day. Malaki pong kaligayahan na natanggap ko sa inyo. Siyempre, you deserve it, Nay. Ito yung sinasabi nga nila, habang buhay pa po yung mga magulang natin, pakita niyo po yung pagmamahal sa kanila. Kasi kapag wala na po sila sa mundo, iiyak po kayo dahil kayo po yung nagsisisi, hindi niyo po napakita yung inyong pagmamahal sa kanila. Love your mother while they're still here. Nay, okay na yung problema mo. Okay na po, sir. Bukas na bukas, pupunta tayo sa pinakamalapit na appliance center sa inyong lugar at mamimili ka na kung anong gusto mo. Okay, Nay? Salamat po, sir. Sana po diretso na po ang pag-ayos po ng aming pamilya sa tulong po ng Diyos at lalo-lalo na sa tulong mo po. Okay. Salamat, salamat po. Lola! Hi, Lola! Hello po. Kumusta po? Ito, okay lang. Ayan, anong ginagawa mo ngayon? Nagawa po ako ng embutido kasi sa sala ko lang. Dali-dali akong nagawa dahil alam kong dadating kayo. Ay, o bali yung embutido, yun yung nakwento mo kay Serafin na ibinibenda mo. Ano po? Pati ba mga kurtina? Kinuha nila? Yun naman po yung kanila. Andito kami ngayon, yung hiningi mo na ref kay Sir Rafi, bibili natin, and kung ano pa yung mga kailangan mo.
Ito pong napili ko para po pwede pong maglagay ng embutido, lumpia, tsaka po pwede yung yelo. Oh, magtitinda na rin po ako ng soft drinks. Lahat po gagawin ko para mabuhay. Leia, ito yung order mo. Bagong luto? Oo, bagong luto. Oh, ito. Tao po. Thank you po, mainit pa. Sige, oh, bagong luto. Sa susunod uli. Sandaan yan. Kumusta po ba si Lola dito sa lugar niyo po? Ah, napakabuti po niyan. Siya po ang aming komiko dito sa lugar namin. Siya ang pinakamasayang babae dito sa amin. Pag siyang kausap namin, lahat kami masaya. Ate, magtatanong lang kami, kilala niyo po si Lola Mina? Opo, kilala ko po yan. Simula po nung tumira ako dito. Anong klaseng kapitbahay po ba itong si Lola Mina? Ay, mabait po yung kapitbahay, tas masayahin. Kikay, tsaka nagtitinda po yan dito sa amin sa loob ng Santo Niño. Masipag po. Risa, may dala akong imbutido. Yeah. Oo, ayan, bagong luto ha. Sige. Paborito yan ni Doc. Oo. Rapi, salamat po sa lahat ng inyo binigay sa akin. Napakalaki pong tulong nito para sa akin. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Lubos-lubos po ako nagpapasalamat na ibili po niyo ako ng aking mga kailangan sa aking paghahanap buhay. Pagpalain po sana kayo ng buong may kapal at gabayan pa po lalo para po marami pa po kayo matulungan, sir. Kayo po ang idolo namin. Salamat po sa lahat ng inyo binigay.